sa panibagong araw ng kantahan, kaalaman at kwentuhan dito sa Chilezuela! Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Rebecca Kanya. O tawagin niyo na lang akong Teacher Rebecca. Nais niyo bang makarinig ng maikli at makabuluhang kwento? Handa na po ba kayo? Kung handa na po kayo, umupo ng maayos at makinig. Alam niyo ba kung ano ang tawag dito? Ang aking ikukwento ay ang may pamagat na Ang Maskara ni Miko na kwento ni Kate Del Rosario. Bakit po kaya ang lahat ng tao ngayon nakasuot ng maskara, tatay? Tanong ni Miko kay Mang Beto. Pero bakit po kaya ilong at bibig ang tinatakpan ng maskara nila? Bakit, Miko? Ano ba ang dapat tinatakpan ng maskara? Tugon ni Mang Beto. Kinuha ni Miko ang kanyang Batman na maskara at isinuot. Tatay, ako si Batman. Ang ganda po ng maskara ko. Buong mukha ko ang natatakpan. Walang makakilala sa akin kapag suot ko ito. Pwede po kayang ganito ang isuot nilang maskara? Nakakatawa ka talagang bata ka. Tama, pihadong walang makakilala sa iyo pag yan ang suot mo. Pero hindi pwedeng ganyan ang isuot ng mga tao. Natatawang sagot ni Mang Berto. Kinuha naman ni Miko ang maskarang ginamit niya sa programa sa eskulahan. Ito na lang po, tinahi ito ni nanay para sa costume ko. Maganda ito at makulay. Mga mata lang ang kailangang takpan. Hindi mahirap magsalita. Maganda nga yan. Naalala ko nung ginamit mo yan noong nakaraang buwan. Kaya lang, hindi rin naman maaring gamitin ng mga tao ngayon. Pwede lang gamitin yan sa mga espesyal na okasyon. Panigurong tugon ni Mang Berto. Alam ko na! Ito na lang po! Ipinakita ni Miko ang maskarang yari sa supot. Madali lang po itong gawin at mura pa. Mura nga yan. At kahit maliit na bata ay kayang-kayang gawin. Nakangiting sambit ni Mang Beto. Kaya lang, ang kailangan nating lahat ngayon ay isang maskara na hindi lang basta maganda o mura. Kailangan din natin ng maskara na magbibigay ng proteksyon sa ating kalusugan. Kaya kailangan na matatakpan ang ating ilong at bibig. Ang iba, pati ang mata, ay kailangan ding matakpan. Bakit po? Mausok po ba sa labas? Baka tayo ubuhin?
Tanong ni Miko. Siguro nga ay mausok din. Pero sa ngayon, kailangan nating maging ligtas sa isang virus na kung tawagin ay coronavirus. Maliliit ang virus na ito at hindi natin nakikita. Pwedeng magkaubo, lagnat, pananakit ng katawan, lalamunan, o tiyan ang isang tao na magkakasakit ng dahil sa virus na ito. Kawawa naman po pala ang mga taong magkakasakit ng dahil sa virus, malungkot na sambit ni Miko. Inilabas ni Mang Berto ang surgical mask. Kaya nga kailangang magsuot ng maskarang gaya nito ang mga tao, lalo na sa tuwing lalabas ng bahay. Face mask ang karaniwang tawag dito. Ayaw kasi natin ang makahawa o mahawaan ng sakit. Kung minsan kasi, hindi alam ng isang tao kung mayroon siyang virus, kung bumahing siya at hindi siya nakasuot ng ganitong maskara. Maaring mahawa ang katabi niya ng virus kahit hindi sinasadya. Pero kung ang lahat ng tao ay nakasuot ng maskara na gaya nito at hindi masyadong magkakatabi, ligtas siya at ligtas din ang ibang tao. Ipinakita ni Mang Berto ang face shield kay Miko. Bukod sa maskara, ang iba ay nagsusuot din ng ganito. Face shield naman ang tawag dito. Pinoproteksyonan din ito ang mata at buong mukha para mas ligtas. Bukod sa pagsusuot ng maskara o ng face shield, mas mainam rin na ugaliin nating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig para siguradong malinis tuwing hahawak sa sarili. Higit sa lahat, kailangan muna nating manatili sa loob ng ating bahay para mabilis na gumaling ang may sakit at tuluyan nang mawala ang virus. Hindi na po ba tayo maaaring lumabas ng bahay, tatay? Sabik na rin po kasi akong makita ang mga kaibigan at guro namin sa eskwelahan. Gusto ko na rin pong maglaro ulit ng basketball kasama sina Benny at Frances. Malungkot na tugon ni Miko. Niyakap ni Mang Berto ng mahigpit si Miko. Pansamantala lang ang lahat ng ito, Miko. Hindi magtatagal. Magagamot ang lahat ng may sakit dahil sa coronavirus. Sa ngayon, manatili muna tayo sa bahay at magpalakas. Alam ko na, tatay! Sigaw ni Miko habang tumatakbo papunta kay Aling Susan na kanyang ina. Itatanong ko na lang po kay nanay kung may mga gamit siya para makagawa ng maskara na pwedeng ibigay sa iba. Nagustuhan niyo ba ang kwento sa araw na ito? Anong aral ang natutunan niyo sa kwento? Maraming salamat. Sa susunod muli, paalam!